ko lang kung infected ano tawag kasi pumasok ako sa chapel list sa blessed chapter sa sacrament sa ano sa chapter tapos sa mapigilan na hindi ako makatulog na as in kahit anong gawin ko magro-rosary hindi ko napigil na as in na nakatulog ba ako or something yung nangyari sa akin nang ganun ba parang ibig sabihin pa ano ako infest ano tawag dito yung ang tawag doon yung term na ginagamit kasi bigla pagpasok ko talaga as in nagdasal ako kasi last every Sunday at bali 2 times ko na ano kasi gusto ko this Holy Week gusto kong mag ano, every Sunday nasa Blessed Sacrament ako kasi nagre-renounce ako ng mga ano ng mga non-Catholic activities since maliit pa kami or something yung mga cult ba tapos this Sunday pagpasok ko bigla na lang ako na as in na wala parang nawalan ako ng hindi naman nawalan ng malay inantok lang talaga ako na hindi ko mapigil hindi ko alam kung ano nangyari tapos as in na kahit anong gawin ko as in naramdaman ko na hindi ko talaga napigilan na nakatulog ako ba or something like that kaya alam ko maraming pumapasok pero for how many minutes yata na hindi siguro mga 15 minutes or something pero na ano parang instead na mag-rosary ako parang bakit ako nakatulog. Well, sister, hindi lang na mayroong dumadaan sa ganyan. Ako nga eh. Kung nga lahat tayo, target tayo ng demonyo. No, lalong-lalo na kapag weak ang ating katawan. Kaya sabi ng Panginoong Jesucristo, magpuyat eh. Magpuyat kayo dahil nais ng espiritu ngunit mahina ang katawan. So dapat, hindi lang tayo dapat spiritually prepared, physically prepared din tayo. No? Kasi si Satanas parang daga yan. Talagang maghahanap at maghahanap ng butas yan para makapasok sa ating buhay na hindi tayo makakonsentrate sa anumang gawain natin bilang pagsamba sa Diyos. Yan talaga gawain ni Satanas. Kaya isa sa mga dahilan kasi niyan, kulang ka sa tulog. Hindi, kompleto naman yung tulog ko. Kaya nga, isa sa dahilan ba? So, hindi ko naman sa ikaw. Isa sa dahilan dyan. Yun naman, nagtaka lang ako. Kulang sa tulog. Tapos pag nag-rosary ako every evening, as in nakakatulog ako, second mystery pa lang tulog na. Tapos ang pangalawa niya, sister, yung preparation sa prayer. Yan. Kasi, more prayer, more power, less prayer, less power, no prayer, no power. So, kahit pa preparado ka na sa araw na yan, binulang ka sa pag-prepare. Tandaan natin, mayroong always retaliation eh. No, mayroong ganti sa atin ang demonyo. Gumaganti talaga sila sa atin. Sa anong paraan? Yan. No? Dahil kinulang tayo sa panalangin, pwede sila makapenetrate sa atin. Magagambala nila tayo. O, papantukin kita. Kasi yung demonyo, nakakapasok yun sila sa simbahan. No? Tandaan natin, nung unang misa ni Panginoon Jesucristo, andun si Judas. At that time, possessed na si Judas eh. Bro Ramel. Okay, ito bro, may dadagdag po ako doon pag bigyan natin ng dagdag na kaalaman o karagdagan yung sagot ni Brother John Lee. Actually, yan po ang sinasabi sa Mateo 26:41, sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso, ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. So that's very clear po kapatid na given po yan sa atin na napupuyat po tayo kapag tayo po ay nananalangin. Alam mo po ba kapatid, hindi lang po dahil sa sinabi ng Panginoon yan at naging experience din yan ni San Pedro dahil alam naman natin ang tao ay makapagsasabi talaga based sa kanyang experience. Ito po sinasabi niya sa unang Pedro
5:8, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umaatungal at aali-aligid na naghahanap ng masisila. Kapag nakita po ng diablo o ni Satanas na tayo po ay very focused sa ating Panginoon, diyan na po siya papasok upang tayo po ay itempt, upang tayo po ay bigyan po ng mga mahihinang damdamin o mahihinang kalusugan. Bibigyan tayo ng kaantukan, no? Aantukin tayo sa pagro-rosary. So, kaya nga, yun sabi din ni Brother Junrey, in prayer, dapat po meron tayong mga preparation. So, mas maganda po dyan yung ating preparation. Kung gusto po natin mas maging matatag po tayo, ay yung sacrament. Yan po yung pinaka the best preparation po natin. Sacrament, if we have mortal sin, sacrament of reconciliation, and then receive the sacrament of Holy Eucharist or communion pag tanggap natin kay Kristo. Yan po ay magbibigay sa atin ng preparation also para po sa ating pang-araw-araw na pananalangin. I just want to share you, dear sister and brothers, during po na kami po ay papunta sa school, while driving the motorcycle, ang ginagawa po namin ay nananalangin po kami. Ganito po yung cycle niyan. We are just praying in our mind. First, offer to the Pope. Ang ginagawa, una, Our Father, then Hail Mary, Glory Be. After that, second cycle naman, offer the prayer offer for the cardinals of the Catholic Church, Our Father, Hail Mary, Glory Be. So nakikita po, nakita ko pa talaga, no, based on my experience, na merong malaking ano po yan, malaking impact. So yung mga bagay na nahihirapan tayo ay nagiging madali. Yung katulad na lang, kapag tayo inaantok kapag nananalangin, so kapag na-practice na natin ito ng paulit-ulit, so magkakaroon po tayo ng pagiging matatag sa ating pananalangin. Sister?